dapat akong mag-vlog ngayon, pero nandito ako ngayon sa bahay namin. Dinala ko lang yung mga pasalubong galing Baguio. And then, magpapagupit na rin ako ngayon. Dito na lang sa May UP Town. Papagupit ulit ako kasi sa Monday, next Monday, uuwi na ako. So, gusto kong ipa-refresh ulit yung buhok ko. And si Mama nagluluto ng papaitan. So, yun yung magiging lunch namin. So, Wednesday, pupunta na ako ng Cavite. Doon ako sa kuya ko naman magstay. So, doon na ako until bumalik ako ng UK. And then, tomorrow, dentist. Dapat today ako magpupunta sa dentist kaso yung kakilala namin, sarado yung clinic niya today. So, ayun, bukas na lang daw. After haircut, dumaan ako sa Terra Nova. And ayan, meron ako nabili na trouser. Tapos, nagpunta na rin ako ng grocery store. Tapos, ayan, dinner na yung papaitan na luto ni Mama. Puro balahibo na ako, Sweden! Nasa condo na ulit ako. Sobrang hikli na ng buhok ko. Pero, I like it. Nagpagupit ako kanina. And, ayan, sobrang mas mahikli na siya. I like it. Sobra. Gustong-gusto ko siya. Anyway, pagkatapos ko pala magpagupit, nag-grocery lang ako ng kaunti. Yung mga gusto kong dalhin sa UK, namili ko ng kaunti. Tapos, pagkatapos nun, pumunta ako ulit kay Mama. Doon ako nag-dinner kasi nagluto siya ng papaitan. So, yun yung dinner ko. Tapos, ayun, nagkwentuhan lang and then kaunting cuddle-cuddle kay Sweden doon sa ano ko, sa pusa ko na alaga. Tomorrow, Tuesday, ang plano ko is magpa-dentist. Kasama ko yung friend ko na si Princess. Balak din namin siguro magpa-massage after. Good morning! Maaga ako nagising, 6:30. And ngayon, 7:05 na. Maaga kasi ako nga alis para magalaw ko si Papa sa Columbarium. Kasi nga, bukas sa alis na ako ng Manila. Sana may mabili rin ako. Bulaklak doon. Kasi 10 o'clock kami magkikita ng friend ko. So, agahan ko na lang. Sana wala pang traffic. So, ayan. Update ko na lang ulit kayo later. Hello po. Isa pong tall hot cappuccino. That's it. Name na lang Mary. Bumili kami ng bulaklak para kay Papa. Ito na kami sa simbahan. Nung nasa grade school pala ako until 4th year high school, naging choir member ako sa simbahan na to. Hindi na ako nakapag-vlog nung nagpa-dentist ako. Pero ayan, nandito na kami ngayon sa Naya Boutique Spa. Dito kami magpapa-massage ng friend ko. Okay. Barbecue. Grabe naman to. Magkano to? 5 piso. Hala! 5 piso na to! Grabe! Lahat nga yan, 150, pati itong tobe. Wow, grabe! 5 piso ganito. Mahal na pala ng isaw ngayon. Good morning! Hindi ko natapos yung vlog kahapon. So, itutuloy ko na lang. Kasi parang hindi nga rin ako masyado nakapag-vlog kahapon. Nung nagpa-dentist ako, hindi ko na na-vlog. Tapos, nagpa-massage kami. Kaunting vlog lang din. Tapos, ayun, pumunta ako sa bahay kay Mama.
Iwan ko, parang napapagod na ako mag-vlog. Parang kasi itong time ko sa Philippines, talagang as in parang lagi ako nagba-vlog. Everyday talaga. Minsan lang magpahinga. So ayan, today, dapat, today ako magpupunta ng Cavite. Today dapat ako yahatid papuntang Cavite. Kaso yung sasakyan ng ate ko, hindi pwede today. So ayun, kaya hindi pwede today. So bukas na lang daw ng madaling araw. Ang gagawin ko na lang ngayon, maghahanap ako ng bed ni Sweden. Hindi ko alam kung order na lang ba ako online. Kasi mas mura online. Nakatingin ako sa Shopee. Ganun, mas mura siya. Kaso nga lang, kasi aalis na rin si Mama papuntang Cavite. So walang magre-receive. So, ewan ko. Magtitingin muna ako dito sa Eastwood. Tingnan ko kung may mga pet shop. Kung meron, dyan ko na lang siguro bibilin. Tapos, ano pa ba? Ayun lang. Yan lang yung ano ko ngayon. Plano ko today. Kasi nga, hindi ko alam na hindi pala ako ngayon ihahatid. Si Mama pala, inaaya ako mag-Divisoria. Punta siya ng Divisoria today. Dapat pala, sabi nga niya, doon na lang daw ako humanap ng bed ni Sweden. Kaso kasi nakakapagod, eh. Pagod na talaga ako. Pagod na ako sa traffic, pagod na ako sa mga biyahe-biyahe. Sabi ko nga sa kanya kahapon, gusto ko na umuwi. Gusto ko na umuwi ng UK. Alam nyo yun, parang pag ang tagal nyo nang wala sa bahay nyo, yung parang namimiss nyo na yung bed nyo, yung sariling space nyo, gano'n, namimiss ko na siya. So, ayun. Kaya sabi ko kay Mama, gusto ko na umuwi. Actually, nung nandito pa si Damir, nasabi ko na kay Damir na sasabay na lang ako sa kanya umuwi. Kaso ayaw niya. Sabi niya, enjoy ko na lang daw. Enjoy ko daw muna kasi hindi ko daw alam kung kailan ulit ako makaka-uwi. Diba? Tama naman. Dami kong maliliit na buhok. Ayan, meron palang Bow and Wow na malapit sa tapat ng Starbucks. So ayan, dito na lang ako namili ng mga gusto kong bilhin para kay Sweden. And dito lang din siya sa Eastwood. Okay lang po. Ako lang din. Regalo ko sa pusa ko. 4,030 pesos po. 4,030. Nandito na ulit ako sa condo. Akala ko mahihirapan akong maghanap ng mga gamit sa pusa ko. Pero ayan, pagkatapos kong mag-Starbucks, sa tapat lang ng Starbucks, meron pet shop, yung Bow and Wow. Yun. Tapos dun ko nabili yung mga to. Pakita ko sa inyo yung mga nabili ko. Unahin ko na tong yung kainan. Ang cute kasi, bumili na kami ni Damir ng isa. Nung nandito si Damir, bumili na kami ng isa. Pero ayan, binili ko tong isa pa. Sabi ko kasi kay Mama, dalawa na lang yung kainan niya para laging may dry food. Tapos yung isa, yung sa wet food. Ang dami kong maliliit na buhok. Anyway, ito. Ang cute pa ng color niya, violet. Ito is 415. Tapos, bumili na rin ako nitong pang brush. Kasi napapansin ko ang yung balahibo niya. So, dapat kasi talaga binabrush para natatanggal yung mga excess na fur. Ito naman is 520. Ito na yung pinakamura. Yung iba kasi mga 700, 800, yung mga metal. Ito lang siya, plastic. So, ayan. And then, bumili ko ng dalawang bed. Ganito lang yung gusto ko, yung flat lang. So, itong isa is 1,420. Ayan. Dalawa yung binili ko kasi gusto ko isa sa baba tsaka isa sa taas. Kasi minsan sa taas siya natutulog, minsan sa baba. Ilalagay ko na lang sa ilalim ng upuan sa baba. Ganun. Tapos ito naman yung pangalawa. Siya? Pwede siya baliktaran. Ganyan. Ito naman is mas mahal siya, 1,675.
Tsaka mas malaki rin siya compare dito. Ayan. Gusto ko sanang bumili rin ng pagkain. Kaso yung mga pagkain nila doon, hindi ko mga kilala yung tatak. Kaya nagpunta na lang ako ng marketplace. Tapos doon ako bumili ng pagkain ng pusa. Ito yung nabili ko. Yung Vita Pet. I don't know kung ilang... 1.5 kilogram. So, ayan. Kahapon din, pagkatapos ko magpa-dentist, doon kasi sa clinic, sa baba ng clinic, merong parang pet shop. Tapos yun, binilan ko rin siya kahapon ng Whiskas at saka tatlong wet food. Unti pa lang to. Gusto ko sana marami kong mabili na pagkain niya bago ako umalis. Pero ayan, ito na lang yung mga nabili ko. May mga iba pa naman doon. Kasi minsan din kapag nagpupunta ako ng shop, binibilan ko rin talaga si Sweden ng pagkain. Para meron siyang pang stock. Alam nyo ba, nagigilty ako na iniwan ko yung pusa ko dito. Tapos, ayan, si Mama hindi naman siya ganun kahilig sa pusa. Nababantayan lang niya si Sweden pero... hindi yung katulad na parang nakakuddle, mga ganun. Kaya every time na nandun ako sa bahay ni Mama, talagang lagi kong kinakuddle si Sweden. Kasi parang nagigilty ako na iniwan ko siya, ganun. Pero alam nyo ba si Damir, lagi-lagi niya talaga sa akin sinasabi na kunin na daw namin si Sweden, dalhin na namin sa UK. Kaso, ang complicated kasi, lalo na kung UK... to Philippines, magdadala ng pusa, okay lang, mas madali. Pero kapag Philippines to UK, ang hirap ng mga requirements ng UK, ang complicated. Tapos mahirap na nga yung requirements, naaawa pa ako kay Sweden. Naaawa ako sa kanya na mag-travel siya ng more than mga 15 hours flight. Tapos yung layover pa, mga nasa 20 hours na. Sobrang pagod. Tayo ngang mga tao, ako nga, kapag yung last time na uwi ko dito sa Philippines, mga nasa, I don't know, na, parang almost 20 hours siya kasama yung layover. Or more than 20 hours kasama yung layover. Pagod na ako. What more, yung pusa, yung hayop. Hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Hindi nila alam kung bakit kailangan nilang nasa cage lang, ganun. So parang natatakot ako na baka ma-stress si Sweden sa biyahe, ganun. Tapos baka mamaya pag kinuha namin, pag nandun na siya sa UK, kaunti na lang yung parang manghina siya, ganun. Kaya parang ayoko na lang siyang kunin. Pero si Damir talaga, as in siya, sobrang go siya, support siya kung gusto kong kunin si Sweden. Sabi niya, asikasuhin ko lang daw lahat. Siya bahala sa financial. Kasi nga, medyo mahal. Pero sabi ko, ayun na nga, mahal na nga. Tapos, mas stress pa si Sweden. Sabi ko, wag na lang. So anyway, yun yung mga nabili ko kay Sweden. Mamaya pupunta ako dun sa bahay ni Mama para dalhin tong mga to. Lumabas ako, naglakad-lakad. Kasi last day ko na rin dito sa Eastwood. So, parang gusto ko lang masulit. So, ay naglakad-lakad lang ako. And, hindi ko alam, may Dunkin' Donut pala dito. So, ayun, nakita ko siya. So, after ko mag-lunch, nag-lunch lang ako sa Max's Restaurant. After ko mag-lunch doon, ayan, bumili ko ng cocoa milk tea. Yung pandan milk tea nila. At saka, ayan nga, bumalik ako doon sa Dunkin' Donut. Bumili lang ako ng Munchkins na choco butternut. Anim lang yung binili ko. Sweden! Sarati daw, susok pa yan.